if you are legally obliged to pay the tax and you willfully refuse to pay the tax, you are criminally liable up to 10 years imprisonment. And that's why I'm saying the BIR, if it wants to now, it can file a criminal case. And I think it's time because 25 years almost a quarter of a century, they have not paid the tax. Ano pang iniintay ng BIR? Ito ang desisyon ng Supreme Court sa estate tax ni Marcos na dismiss ang kanilang petisyon. 100 billion estate tax, lahat yan ay kasinungalingan! Lahat yan ay propaganda! Alam nyo ba kung sino ang naglabas ng propaganda ng 200 billion daw na kasinungalingan na yan? Si Antonio Carpio, yung frustrated Chief Justice, yung frustrated presidential aspirant. Alam nyo ba kung bakit galit itong si Antonio Carpio kay Bongbong? Ang tatay ni Antonio Carpio ay dating deputy commissioner ng BIR na tinanggal ni Presidente Marcos dahil sa kanyang katiwalian. Kaya galit na galit ang putang ina! Kaya kung ano-anong paninira ang ginagawa, huwag tayong magpapaloko sa mga putang inang yan! Huwag tayong maniniwala sa mga paninira at sa mga panlilibak nila sa mga Marcos. Ang mga Marcos ay hindi pinabayaan ng Pilipinas. Napakaganda ng administrasyon ni Presidente Marcos. Kaya huwag na huwag kayong maniniwala sa paninira. Ating ihahatid si Bongbong Marcos bilang bagong Pangulo ng Pilipinas ngayong halalan na ito. Hindi na tayo magpapaloko. Hindi na tayo magpapagoyo sa kanila. BBM! BBM! Ngayon, magkakaroon tayo ng bagong presidente sa katauhan ni BBM. Pero kailangan din natin ng vice presidente na isang matalino. Kailangan natin ng vice presidente na hindi lutang yung isip. Kailangan natin ng vice presidente na hindi bobo. At kailangan natin ng isang vice presidente na tunay ang pagmamahal sa bansa Pilipinas. At yan ay walang iba kundi si Inday Sara!